What's up mga friends? Ipakikita ko naman sa inyo ngayon kung paano gumawa ng lumpiang toge si Jing Jing. Ito ang ingredients and prices na kakailanganin sa paggawa nito. Ito ang ating mga gagamitin. Kalahating kilo ng toge. Repolyo, sayote, sibuyas, bawang, kamatis, carrots, bagyu beans, at 3 piraso ng tokwa. Ngayon, huhugasan nating maayos ang ating toge. Press na press ang nabili kong toge. Linisan na rin natin ang 3 piraso ng tokwa. At unahin na nating hiwain ng pa-cubes. Isunod natin ang bagyu beans. Tanggalan natin sa magkabilang dulo at hiwain natin ng maliliit na paislan. Carrots naman ngayon. Balatan muna natin. At hiwain din natin ang maninipis at maliliit na pahaba. Balatan naman natin ngayon ang sayote kung paanong hiwa natin sa mga naunang sangkap, ganun din sa sayote. Mag-ingat lang dahil napakatalas ng kutsilyo. At sa halip na kamatis, pinalitan ko ng bell pepper dahil mas nakakapagpalasa ang bell pepper. Tanggalan natin ang balat at hiwain naman natin ng maliliit ang mga bawang. Ganon din ang sibuyas, balatan natin at hiwain natin ng medyo manipis. Ngayon, ang pinakahuli, ang ating cabbage, hiwain natin ito ng maninipis at maliliit. Hugasan muna natin ang cabbage. Ngayon, nagsalang na tayo ng kawali at mantika para ilagay na natin ang maliliit na tokwa para isang kutsa natin sa mantika. Kailangan muna natin itong maluto bago natin igisa ang bawang. Haluhaluin lang natin ito para mabaliktad. At lagyan natin ng asin para may lasa ang ating tokwa. Ilagay na natin sa gilid ng kawali ang tokwa at igisa na natin ang bawang. Hintayin lang natin na maging golden brown. Pwede na nating ilagay ang sibuyas. At ipaghalo-halo na natin ang lahat ng mga sangkap.
Lagyan natin ng konti pang asin. At ilagay na natin ngayon ang toge. Haluin lang natin ng mabuti. Taktakan natin ng black pepper. Lagyan natin ng isang kutsarang asukal. Tikman nga natin kung tama na ang lasa. Tumatabang, add pa tayo ng konting asin. Pa natin at pakuluin pa natin ng ilang minuto. Mag-add lang tayo ng konting soy sauce. Pwede na nating ilagay ang pinakahuling gulay, ang cabbage. Haluin lang ng haluin hanggang sa mag-mix at maluto na ang ating lumpiang toge. Ngayon, magra-wrap naman tayo ng ating lumpiang toge. Ngayon, natapos na tayo. Magprito naman tayo ngayon ng ating lumpiang toge. Kailangan lang bantayan natin ito para hindi masunog. Ayan, binaliktad na natin. At tamang-tama lang ang pagkakaluto. Ahunin na natin dahil luto na. Gumawa naman tayo ngayon ng sausawa ng ating lumpiang toge. Maghiwa tayo ngayon ng sibuyas at bawang. May soy sauce na ito at nilagyan na rin natin ng suka. Ready na naman ang ating dinner. Tara na, kain na! Masarap, malutong at malasa. Iba talaga ang homemade lumpiang toge. Ayos. Thanks for tuning in.
Make sure to like, share, and subscribe to this channel for more cooking vids and recipes.